Magandang araw po mga kapiso. Ngayon naman ay nandito tayo sa aming munting kusina at magluluto ako ng malambot na paa ng manok, chicken feet. At ito ang ulam namin ngayong tanghali. Ipapagluto ko yung aking asawa at ang aking mga anak. Marami pong makukuha kayong benepisyo dito kay eto lamang po ay paa ng manok. Meron po akong dito isang kilong paa ng manok. Tapos nagcrack na po ako ng bawang, sibuyas at luya. So ang iba pong ingredients ay ilalagay ko na lang po. So tara mga kapiso, ikisa na muna natin itong ating paa ng manok. At bali dito po tayo magigisa kapiso sa ating pressure cooker. Ito po yung gagamitin natin para mapalambot natin yung paa ng manok. Para pag sinubo natin yung paa ng manok, parang natutunaw dun sa ating bibig. Ang unahin ko ay yung luya. Nasa inyo po yan kung ang unahin ninyo ay bawang. Sa akin po, luya yung inuuna ko dahil para hindi agad masunog yung bawang. Kasi pag ang inuna ko ay yung bawang, nasusunog po kasi agad kahit inaan natin yung apoy. Isunod na natin yung bawang. At isunod na po natin ang sibuyas. Ilalagay na po natin itong ating paa ng manok. Asin. Konti lang po yung nilagay ko dahil mamaya po ilalagyan ko siya ng toyo tsaka oyster sauce. Ito bawang. Ah, ito paminta pala. Kung gusto nyo po yung madami-daming paminta para medyo maangang, ayos naman po yan. Tapos lalagyan po natin ng toyo para lumasa na siya. Toyo. Pag nakita po natin medyo gisado na siya maigi, lalagyan na po natin ng tubig na pampalambot. Yun, sakto lang po dun para lumambot siya. Pwede na po yan mga kapiso, yung ganyan tubig. Tapos sasarahan natin para mapalambot natin. Tatakluban na natin na itong ating pressure cooker para mapalambot na natin yung paa ng manok. Yan. Hihintayin po natin mag sagitsit ito pag gumagano na. Saka natin uurasan ng 15 minutes. Ayan po mga kapiso, at tumutunog na siya. Ngayon ay inaanap po natin yung ating apoy. Ayan. Para yung ating paa ng manok dun sa looban ay hindi madurog. Tapos bibilangan na natin ang oras, 15 minutes. At ayan,
After 15 minutes, ayan, i-cool down lang po natin. Ayan. Ayan po. Ganyan po mag-cool down mga kapiso ng pressure para mabilis. At ayan, makikita natin na ayan, malambot na yan. Malambot siya, pero hindi durog-durog. Ayan, buo-buo pa rin. Ayan o. Lambot, pero buo-buo pa rin siya. Ayan po, lalagyan natin ng oyster sauce para lalong sumarap. Pag naglagay po tayo ng suka, huwag po natin ayan, huwag po natin tatakluban para hindi po umamoy yung suka. Hayaan po lang natin na ganyan. Kaunting asukal para medyo matamis-tamis. Ayan na po yung ating paa. Adobong paa. Tapos lalagyan po natin ng sili. Dalawang ano po yan. Depende po sa inyo kung gusto nyo ay maangang na maangang o slight lang. Sa akin po gusto ko yung medyo may anghang. Pero binukuran ko na po yung aking mga anak para makakain po sila ng maayos. Ready to serve na po siya. Ganyan lang po kabilis yan. Yung pagluto niyan. Yun lang po yung technique para mapalambot natin ng hindi durog yung ating paa ng manok. Kailangan mahina yung apoy ng pressure cooker natin. Sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa pagluluto ng paa ng manok. Ayan na po, ready to eat na yung ating paa ng manok. Ayan, binukuran ko po yung aking anak para makakain. At ito po yung medyo maanghang. Salamat po sa panonood mga kapiso.